kasi sa hospital, under observation kasi yung pasyente. Baka magtuloy-tuloy ang atake nito. So mas malaking problema kapag inuwi niyo siya. Ah, Doc. Sa Ellie, hanggang sa makakaya niyo, isiguraduhin niyo na hindi kayo papalyan sa pagpapainom ng gamot sa tatay mo. Hindi porkit nakapira na siya, okay na. Ellie, paano na to? Nagawa ko ng paraan. Go ahead. Take your calls. Baka importante yung mga yan. Hello? Yes, yes? Okay ka mag-deliver bukas? Yeah, I need those reports by my desk. No, by 8:45. Next week. No, no later than 8:45 a.m. I don't care. For my future projects. Look, Jacqueline, what happened to the both of you? Dad? Yeah, you should have seen yourselves at the dinner table kanina. Para kayo magkasama ni JB, pero hindi kayo magkasama. May problema ba? Dad, it's just about work. Pero wala kayong busy and that's it. But we're okay. Good night, Dad. Good night. Kunting akong pera, baka makatulong. Hindi ka nga makabahid-bahid dun sa tuition loan mo eh. Walang problema ito. Kaya ko to. Pero sayang naman yung savings ko. Mas kailangan mo ngayon. Salamat na lang. Na marami. Basta. Pag kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. I-withdraw ko yung savings ka na 500. Basta, engineer, kasama mo ako dito. Ba't mo ginagawa sa akin to? Mahal kita. Ano ka? Mahal kita bilang isang nakakatanggap kapatid. As in, nakakatanggap kapatid. Uy, isang taon lang tanda ako sa'yo, ha? Tumigil pa. Tignan mo nga sarili mo, nandito na yung hairline. Dito? Ayan? Ha? Ha? Uy, tumigil pa. Si Bantay! Diyo ba? Parang mag-react sa'yo po. Kamu. Kamukha ka. Inihiya na ko talaga ako sa inyo. Eh, kaya lang ko talaga wala akong ibang malapitan eh. Alam ko, malaki na ang utang na loob ko sa inyo. Eh, kahit na sa huling pagkakataon eh. Ako, pwede niyo akong tulungan, makuha. Kung meron lang ako, di ka magdadalawang salita sa akin. Sabay-sabay yung problema ko sa negosyo, sa kuwari. Kahit di mo subukang lapitan si Mr. Berenger, siguro naman panahon na para masuklian niya yung kabutihang pinakita mo sa kanya. Saka, para naman sa tatay mo eh. Meron akong aasikasuhin.
Tandaan mo yung sinabi ko. Tandaan mo. Wala na rin akong pera, Eli. Kababayad ko lang ng pwesto ko sa palengke. Sige, wala ako yan. Ha? Salamat na lang ako, aling besta. Pasensya ka na, ha? Hey, it's okay. Mr. Berenger. Ellie. Iniiwas na ako ng tulong sa inyo. Yun ba talaga ang gusto mo? Sigurado ka? Kasi, alam mo, pwede ko namang ibigay ng perang kailangan mo, tapos bayaran mo ko kung kailan mo kaya. Sir, kung gusto ko sana pagtrabahuhan mo yung perang hiramin ko. Kung sakasakali o kahit yung mga 10 buwan, siguro mababayaran ko na ho yan. Well, kung yan ang sinasabi ng prinsipyo mo, tiyo. Ellie, mabuti kang tao. At pihiran na ang mga katulad mo ngayon. Sigurado ako, you'll be a good addition sa company na namin. Salamat ako, Sir JB. Ellie, kung alam mo lang kung sino ka, kung alam mo lang. Thank you.
holder ng hotel chains namin ang papa mo, Iha. Kaya naman, malaki ang tiwala ng board sa'yo. A name like Jackie Madrigal can get you places. I know. Pero hindi lang naman pangalan ang meron ako. Dedication and perseverance ang mas mahalaga, hindi ba? I'm glad to hear that. Anyway, I will confirm with the board and I will get back to you as soon as possible. But by the looks of it, sa'yo lang project na to. Thank you. Bakit naman kasi napakamalas ko sa dinami-dami ng pagkakataon ngayon pa ako nabalian. Kaya ngayon, napipilitan kang gawin yan. Napipilitan ka tuloy lumapit kay Sir JB. Ito pera, kung may matira dito, ikaw na bahala. Bili mo ng grocery para habang nandito ka, meron kang makain. O kaya tabi mo na lang para meron kang pera sa bulsa. Paano ngayon yung bunso? Hindi posibleng hindi kayo magkita ni Jackie. Kaya mo na ba? Kaya, wala akong hindi kayang gawin para sa pamilyang to. At isa pa, matagal na yun. Tinudukan ko ng matagal na ang bahagi ng buhay ko. Sir, madalas ho nangyayari ang nakawan sa biyahe. Minsan ho, bago pa bumiyahe. Kaya ho madalas, pagdating ng mga kargamento rito, ay kulang na ho. Look, the company is losing a lot dahil sa nakawan nito. Nagpo-pull out ang mga kliyente natin. So strengthen security measures. Makikoordinate kayo sa shipment monitoring. Pag hindi tumigil ang nakawan nito, I will see to it that heads will roll. Eh, yan nyo, Sir JB. Pag nalaman ko may anomalya ho rito, sabihin ko po sa inyo agad. Please. So from now on, dito na sa section na to, ilalagay mga maliliit na halaman, okay? Tess, pakibilis, please. JB? Babe. Oh, I'm sorry. Sobrang dumi na ako and I'm so disgusting and oily and... May dinner ba tayo? Wala naman, di ba? Susunduin lang sana kita. Di ba galing kang office? Hindi ka ba pagod, ha? No. Okay lang ako. Mula nang dumating ka, I hardly ever see you. Yeah, kasi pareho tayong busy, ano? Well, babe, bago sana tayo umuwi, may pupuntahan sana ako. Pwede bang daanin muna natin? Ako ka nagugustuhan ninyo talaga. Lagi po ako magdadala nito. Alaga, ha? Friend ko yung gumagawa nito, nako. Ay, marami pa iba. Ito, bola-bola. Marami pa iba. Ito, asado ba ito? Meron mo ba kayong naaamoy? Something smells mabaho. Ay! Patay na daga yan. Kanina ko pala hinahanap eh. May pasensya na, mamaya mawawala rin yan. Hindi mo na mapapansin. Sorry ha. Medyo maliit ang lugar namin. Saka madumi. It's okay. Okay lang po. Sabi! Oh, wala na. Pasensya na. Yan yung byuda ng daga. Lumalabas ng pag umuulan. Umuulan kasi ngayon maulan. Pasensya. Iho, pasensya na. May water po kayo? At meron. Ito, iho, oh. Oh. Ayan, ha. Bottled water. Eh, pareho din naman yan, eh. Bottle, water. Bottle water yan. Excuse me. Kukunin ko lang sa kotse. So,
Sorry, anak, ha? Mom, it's okay. Pasensya ka na rin. Talagang madaling sumakit yung chan eh. Kain na tayo. Ayaw mo. Kain niyo ulit. Bakit hindi ka na bumalik? Hindi ko makahinga. Sumama ang pakiramdam ko kaya hindi na ako bumalik. Sana hindi ka talit. Alam mo, masama yung ginawa mo. Sana maintindihan mo, hindi akong pwedeng magkasakit. Yun lang ba yung dahilan? Yung amoy ng bahay, yung daga? Natakot ka magkasakit dahil madumi ang bahay ng mommy ko? Gusto mo ba talagang malaman? Oo! No. Huwag na nating pag-usapan. Ano? Ayaw mo kay mommy? Ayaw mo kay mama Shawnee? Pasensya ka na. I just can't stand women who cheat on their husbands. Yun ang dahilan. Ayoko sabihin sa'yo kasi sigurado ko you'll just take this thing out of proportion. Wala kang karapatan husgahan ng mommy ko dahil hindi mo siya kilala. Well, at this point, hindi ko kailangan. Parehas ang lahat ng adulterers. Mga magnanakaw sila. And what's worse? They steal your faith and love, your self-respect. They steal your heart. Sakaling makita mo siya, edi, ngitihan mo. Kamote ka. Ganun lang yung kasimple. Alam mo ang problema mo? Trabaho ka na nga. Labado niyan sa kapitbahay, eto nga, matatapos na eh. Tulungan na kita. Naku, hindi na. Sisiw lang to, no? Mm. Ba't ka nga pala napadpad dito, ha? Wala ba kayong lakad ng daddy mo? Wala ho. Si JB, baka naman... Ma, pasensya ka na talaga kagabi, ha? Sumalang talaga yung pakiramdam niya, kaya hindi siya nakabalik eh. Okay lang yun. Intindihan ko naman. Ma, tama na yan. Pag-iis ka na dali, lalabas tayo. Oh, bakit? Basta. Ha? Ma, nandito na tayo. Surprise! Marlon? At pagagandahin pa natin to. At simula ngayon, dito na kayo titira. Talaga? No. Talagang-talaga? Nawawala ang sakit ko rin. Juan, salamat. Salamat. Diba, oh, sige. Group hug. Teka, alam na ba ng daddy mo to? Anak, paalam mo sa daddy mo. Ma, ako nang bahala kay daddy. At saka isa pa, wala namang masama sa ginagawa ko eh. Mas masama kung papabayaan ko yung sarili kong ina. Ay.
Halika, tignan natin yung loob. I'm sure matutuwa kayo. Para sa girlfriend niyo, sir? Future girlfriend, hopefully. Madami pong tumitingin niya, sir. Actually po, yung regular customer namin dyan, eh, balak din kunin yan. Sige, thank you na lang. Thank you. Brian. Pare. JB. So what brings you here? Naghahanap kang regalo? Yeah. So, sino ang swerteng babae? Alam mo naman, di ba? Celine. For graduation, uwi ako sa probinsya namin. Doon, tahimik ang buhay. Malayo sa bisyo. Kaya naman natin to, di ba? Oo naman. Basta ha, we'll keep in touch ha. Kailangan natin ng support group na susuporta sa mga pinagdaanan natin at nakakaintindi. Ikaw, Celine, ano plano mo paglabas mo dito? Wala. Alam niyo, parang... Parang hindi ko nga alam kung gusto ko pang lumabas dito eh. Bakit naman? Dahil hindi ko alam kung ready na ba akong makita sila. Hipokrita naman ako kung sasabihin ko hindi ako nasaktan sa ginawa nila. Na hindi ko gusto bumawi. Na hindi ako matutuwa kapag nakita ko din silang nasasaktan. At dahil dito, hindi ko pinagkakatiwalaan yung sarili ko lumabas. Dahil ayoko nang gumawa ng masama eh. Ayoko na. Kaya pilit ako bumabangon. Dahil ayoko nang manakit. So, gusto mo talaga siya, kaya nililigawan mo. Patapos na yung program niya sa Haven. Malapit na siya mag-graduate, kaya ako siya binibilihan ng bracelet. Not that it matters to you. Kilala ko si Sinin. You should stay away from her. Ayos ka rin. Ang galing mong trumabaho. Wasak na wasak yung tao dahil sa'yo. Tapos ngayon, sasabihan mo akong layuan siya? Ikaw ang dapat kong layuan, hindi si Celine. Sasaktan ka lang niya. Alam ko ginagawa ko, JB. Matanda na ako. And just so you know, naka-recover na si Celine 100%. No thanks to you.